I hope hindi siya tumalon sa akin, no? Ayan, ang laki-laki niya, oh. Magpipintura ako and nakasuot ako ng puting pajama. Nakakaloka. Kung naaalala niyo yung itsura niya before, ipapakita ko sa inyo. Nako, makikita niyo ang kakaiba. Ngayon is maayos na siya. So, lilinisin ko lang yung wood using this brush, itong bagong brush. So, natapos ko na siyang pinturahan and ganyan na yung itsura niya, 'di ba? Ang ganda na niya. Tignan niyo guys kung ano nang itsura ng aming likod. Ay, not likod, but sa gilid. Tignan niyo. So, nakabit ko na yung bintana dito at napinturahan ko na rin tong lower part. Si Pangit is kukuha siya ng plank dun sa barn. Teka lang, pakita ko sa inyo. So, nakikita nyo, lahat na ng kulay is nagkulay dilaw na. Kulay brown. So, ngayon, pakita ko sa inyo kung saan namin kinukuha yung aming kahoy kasi barn namin dito, ayan yung barn na yan, meron siyang mga plank. I'm sure, tignan nyo oh, yung mga dahon nandito na. Pero dito hindi ko yan nililinis. So, I'm sure nakita nyo na to before. Taraan! Ito yung loob ng barn. And nakikita nyo itong mga kahoy na yan. Yan yung ginagamit namin to use. Let's see. Kukuha na kami ng plank para maayos namin siya. Ito si Pangit. Hello guys! Another day! And ngayon lang ako ulit nakapag-video. Kung nakikita nyo sa sa channel ko is more on short ang nagagawa ko. And medyo malamig na rin kasi and talagang tignan nyo naman. Pa winter na. Tignan nyo lahat ng mga dahon is wala na siya. Puro dilaw na siya. And ako lang nandito. Si Pangit nasa bahay. And I think 3 days ko na atang ginagawa tong bintana. Like I said sa inyo before, natatanggalin ko yung extra na pintura na nakalabas dun sa glass. Madali lang naman siya tanggalin kasi anong tawag dito? Malambot na yung pintura. Madali siyang i-scrape. Tignan nyo, ganito yung ginagawa ko. Papakita ko sa inyo. Ito yung scraper na binili namin last time. Ginagawa ko is kinakat ko lang siya ng nitong cutter. And then, i-scrape ko siya ng ganito. So, madali lang naman siya tuklapin kasi yung pintura is, dahil sa malamig na nga ngayon, madali siyang umangat. Nakikita nyo naman ganyan, no? O, diba? So, hindi ako nahihirapan. Dahan-dahan lang kasi baka matapyas ko naman ng bongga yung pati. So, ganyan na magiging kalalabasan niya. Diba, madali lang siya, oh. So, malinis na yung gilid. Ito yung extra na pintura. So, ganito yung kalalabasan niya. Sa kabila rin ng glass, merong extra. Kaya, mas okay sa akin yung ganito. Kaysa yung lalagyan ko siya ng paint, kaysa lalagyan ko siya ng tape, kasi nahihirapan ako sa tape. Ganun din naman. Dagdag trabaho lang din yung pagdikit ko ng tape. Eh dito, madali lang siyang tuklapin. Ganyan. Yan lang yung ginagawa ko. So, ilang araw na ako nandito. Dahil yung mga bintana nga, tinanggal ko yung pintura. And si Pangit, mamaya pa siya pupunta dito. And nakikita nyo dyan yung kapitbahay namin. Nagsusunog na sila. Ayun o. Ewan ko kung nakikita nyo dito sa gilid. So, papakita ko sa inyo. Punta tayo. Silip tayo. Silip tayo sa kapitbahay. So, ganyan na yung itsura niya. O, lahat na ng dahon is naubos na.
Ayun o, oh, nakikita nyo ba doon? Susunog. So, kami is continuous lang na nandito. Ayan, sa gilid. Pero hindi pa rin namin siya magawa kasi nga wala kaming bistelning. Ano ba yung bistelning? Wala kaming... So, hindi namin siya magawa kasi wala nga kami nung bistelning. Ano ba yung bistelning? Scaffolding. And... Actually, maganda yung ano ngayon. Hindi ganun kalamig. Medyo malamig lang. Alam niyo yung nanonood kayo sa sine, ganun. And then... Siguro this month namin yung kukunin. Ninipon ni nag-ipon si Pangit para makabili kami ng bilstelning nga. And kumuha na rin pala kami dun ng kahoy, ng plank. Nag-a-alarm na yung aking... Nag-a-alarm yung aking cellphone dahil alam nyo guys, nagpa-fasting kasi ako ngayon. Piling ko itong camera ko sira na siya. Kasi bumagsak nga siya. Naalala niyo yung bumagsak yung camera ko. So, yun nga. Nagpa-fasting pala ako ngayon. Tinatry ko lang siya. Yung 3 times a day lang yung... Ay, 3 times a day. 3 times lang yung food mo. 8 hours. And... Basta yung ganun. Siguro, isusulat ko na lang dito kung paano yung fasting ko. Basta pagdating ng alas 8, basta 8 hours, yun yung window ko to eat 3 times. Pagdating ng after 8 hours, hindi na ako kakain until night and the next morning na ako kakain. Kasi gusto ko magpapayat, ayan o, medyo lumilit na nga yung pisngi ko eh, unlike before. And pero yung mga pagkain ko, kinakain ko pa rin naman yung kung ano yung gusto ko. Like, nagkakape pa rin naman ako, nagtitinapay pa rin naman ako. Just like yung tatlong beses lang nga talaga ako kakanin. Breakfast, lunch, and dinner. Yun. And snack. Kung meron akong pagkain, nagutom ako yung snack. Basta dun lang sa span ng 8 hours na yun. And kumuha na rin pala ako ng... Anong tawag dito? Kumuha na rin pala kami ng mga kahoy. Ayan na yung bagong kahoy namin na gagamitin sa dingding. So, mahaba yan guys. Pag tinignan nyo, hanggang doon, sa dulo. And ilang piraso yan. Marami na kaming magagawa. Ito pa. And ayan pa. Plus, ito yung mga maliliit. So, lahat ng yan is sa labas lang yan. And, ano pa bang makakwento ko? Teka nga. And, ano pa ba? And alam nyo pala guys, sumali kasi ako sa influencer. Matagal na yung influencer ko na account. And last week I think, is nakatanggap ako ng first ever ko na Vuvo box. Yun yung ano, yung sa kasi kapag ano ka sa influencer, kapag member ka ng influencer, they will send you product and then i-review mo siya. And first time ko makatanggap ng Vuvo box. Alam nyo ba guys, nakakatuwa kasi hindi nagpapadala dito sa, I think matagal bago mo matanggap. And nung sumali ko doon, usually akala ko pang US lang siya. And napaka rare kasi, bihira na merong Sweden. Pero alam niyo yun, first time ever ko talaga makatanggap ng Vuvo box. And alam niyo ba kung ano yung natanggap ko? Siguro ilalagay ko na lang sa gilid ko ano yung natanggap ko. Natanggap ko is earbuds ng Jabra. Alam niyo ba kung titignan niyo, mahal pa yun, nasa 1,000 to 2,000 yung presyo niya. Pag dito sa ano sa Sweden, can you imagine natanggap ko ng free? Ginagamit ko naman siya, kaya lang hiniram ni Pangit kasi ginagamit niya sa iPad niya. Pwede kasi siya i-connect sa cellphone and sa iPad mo. Sa iPad and iPhone. Pwede mo siyang i-connect. Para siyang kagaya ng iPhone. Basta sa iPhone na earphone. Pwede ka rin gamitin siya sa pag-call. Ganon. So, maganda siya. Ilang araw ko siyang tines. Maganda naman siya. Okay naman siya. Maganda yung tunog niya.
And nakakatuwa kasi first time ko talaga makataan. Na-surprise talaga ako. Alam nyo guys, hindi ko akalain na makakatanggap ako ng package. And nagulat pa ako kasi yung natanggap ko earphone. Earbuds rather. And akala ko babayaran ko siya. Natakot naman ako kasi akala ko na-scam ako or whatever. Pero nakakatuwa siya. So, kung gusto niyo sumali sa ano, sa influencer, meron akong link. Siguro yung ilalagay ko na lang sa link yung sa baba ng description ko. Kung gusto niyo siyang ano, i-try din, mag-sign up lang naman kayo sa influencer and then magre-review kayo ng mga product na nagamit niyo na or yung mga product na gustong-gusto niyo, eh magli-leave lang kayo ng review and then kapag may survey, sasagutin niyo yung survey. And if ever napasado kayo sa qualification nila, padadalaan nila kayo ng Voobox. Box box ba yung tawag noon? Ah, box box. And then, i-review niyo yung product. And padadalaan nila kayo ng email. And then, sasagutin niyo yung survey. And then, i-scan nila kung pasado ka ba makatanggap ng Voobox. And then, yeah. Ganun lang naman yung gagawin nyo lagi. Kailangan nyo lang siyang i-check lagi yung email nyo. And then, i-testing nyo lang yung mga ibang activities na kailangan nyo sagutin dun sa influencer. And then, yeah, i-consider naman nila kayo. Meron naman ako nakita dun na hindi naman siya porket na kilala kayo or hindi kayo kilala or kilala kayo, marami kayong followers, ganun. Basta ano, pasado kayo sa survey, i-consider nila kayo sa Voobox. Kasi meron ako doon nakita, yung iba naman doon wala naman masyadong ano, walang masyadong followers. Kagaya ko, ako wala naman ako masyadong followers, pero nakatanggap ako ng Voobox. And I hope makatanggap ako ulit next time. Kasi nakakatuwa siya, i-review mo lang yung product. Para ka lang nagre-review ng product, ipopost mo siya sa social media mo, sa Instagram or sa TikTok or sa Facebook, ganun. So nakakatuwa siya, i-try nyo. Kung gusto nyo mag-sign up sa influencer, ilalagay ko yung link ko sa influencer sa description box. Hindi ko lang alam kung meron ba siya sa Pilipinas. Kasi usually talaga sa USA siya. Kaya nga nagulat ako nung nakatanggap ako eh ng box. Si Matias din, nagulat siya nung nakatanggap ako. Kasi sabi niya, ano yan? Bakit ka merong ganyan? Babayaran ba yan? Nakakatuwa lang. So, tapusin ko muna to kasi nakikita ko yung aking ano, camera na nagbablink na siya. So, kailangan ko nang bilisan. And, yeah! Papakita ko din sa inyo guys kapag nagbili kami ng Bilstelning siguro mga next week. So, yeah. So guys, natanggal ko na yung mga excess na pintura. Tignan nyo, maganda na siya, 'di ba? Wala na yung mga extra na pintura before. So, maayos na 'yan, oh. Nakita nyo naman. And dito din sa kabila, natanggal ko na rin yung kanyang extra na pintura. Siguro ilalagay ko na lang sa gilid yung itsura niya before. So, ganyan na yung itsura niya. And dito din, o diba, tanggal na yung mga extra pintura niyan. Dito din sa kabila, is ayos na yung bintana. Ang gagawin na lang namin is tatakluban na lang namin yan. Si Pangit is busy doon, nagkakat siya ng kahoy. Para nga, kasi hinahanda na namin yung kahoy na itatakip namin doon sa gilid. Guide, follow the lights, take me where I wanna visit. Are you alive?
windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah.